Magandang gabi po sa lahat ng mga kasama natin sa gabing ito. Una po sa lahat ay gusto kong pasalamatan ang Tuklas Tayabas Historical Society sa pag-organisa nila ng ganitong talakayan na patungkol sa kasaysayan ng paglaya ng mahal nating bayan ng Tayabas. So ngayon po ay hayaan niyo munang i-share ko ang aking screen. So ngayong araw ay ipinagdiriwa nga po natin ang ika-124th na araw ng Tayabas kung saan inaalala ang mga bayaning nakipaglaban para sa liberasyon ng Tayabas mula sa Espanya. Ang title po ng presentasyong ito ay 13 de Agosto, ang kasaysayan ng pagkukob ng hukbong revolusyonaryo sa Tayabas noong 1898. At layunin ng lekturang ito na ilahad ang kasaysayan ng Siege of Tayabas, kilalanin ang mga karakter na naging bahagi nito, at surihin ang mga primaryang batis upang malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari noong 13 de Agosto 1898. Ang Siege of Tayabas ay ang isa sa pinakamalaki at pinakamadugong labanan na naganap noong himagsika ng 1896. Ito ay naganap sa bayan ng Tayabas, kabisera ng lalawigan ng Tayabas, na ngayon ay Quezon, mula Hunyo hanggang Agosto ng taong 1898. Sa pumumuno, General Miguel Malvar, hinarap ng Revolutionary Army of the South sa bayan ng Tayabas ang hukbong Espanyol na noon ay pinamumunuan ng gobernador ng lalawigan na si Don Joaquin Pacheco. Hindi paganap na mapayapa ang lalawigan ng Tayabas nang dumating sa kabisera si Don Joaquin Pacheco y Yanguas. Sa edad na 43, si Pacheco ay may tuturing na veterano pagdating sa digmaan. Una siyang lumahok sa mga labanan noong panahon ng Third Carlist War sa Espanya, napadestino sa Puerto Rico noong 1884, at noong 1897 ay ipinadala naman sa Pilipinas noong kasagsagan ng Himagsikang Filipino. Dito ay nakipaglaban siya sa iba't ibang bahagi ng Luzon. At dahil sa kanyang sunod-sunod na pagkapanalo sa mga labanan, ay ibinigay kay Pacheco ang titulong Gobernador Civil at Hefe Militar ng Lalawigan ng Tayabas noong Marso 1898. Sa unang buwan ng administrasyon ni Pacheco ay ipinagpatuloy niya ang pagtugis sa mga revolusyonaryong hindi sumuko matapos lagdaan ang kasunduang pangkapayapaan sa Biak na Bato. At sinasabi na bago magtapos ang buwan ng Abril ay bumalik na ang kapayapaan sa lalawigan ng Tayabas. Ngunit hindi ito magtatagal dahil sa pagsisimula ng Spanish-American War at dahil na rin sa pagpapatuloy ng himagsikang Pilipino sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo. Nang makarating sa Tayabas ang balita ng pagpapatuloy ng revolusyon noong May 28, 1898, ay walang oras na sinayang si Pacheco para isaayos ang fortifikasyon ng Tayabas. Tinipon niya sa Tayabas ang buong pwersa ng hukbong Espanyol na nakahimpil sa mga bayang nasasaklawan ng kanyang kapangyarihan. Ang plano niya ay bumuo ang isang malaking batalyon sa Tayabas at dito nila haharapin ang mga revolusyonaryo. Nang matapos ang rekonsentrasyon ng hukbo, si Pacheco ay nakabuo ng isang armada na may 22 opisyales at 448 na kawal, kung saan ang kalahati ay binubuo ng mga Kastila, ang kalahati naman ay binubuo ng mga Gwardiya Sibil. Dinala rin nila sa Tayabas ang mga armas at kanyon, 34 na kanyon ang kanilang natipon mula sa iba't ibang bahagi ng Tayabas, ngunit hindi nila ito magamit dahil wala naman silang pulpura na para sa kanyon. Sunod na ginawa ni Pacheco ay nagpadala siya ng telegrama sa Maynila para humiling na magpadala sa Tayabas ng 6,000 rasyon ng pagkain. Ilang araw ang lumipas pero walang nakarating na rasyon sa Tayabas. At dahil dito ay nag-utos si Pacheco na hulihin ang lahat ng hayop na pwede nilang makain sa mga susunod na araw.
So sinasabi na nakahuli sila ng 8 maliliit na baka, 2 kalabaw at 13 kabayo. At bawat araw ay isang hayop ang kanilang kinakatay upang pagsaluhan ng buong hukbo. At sunod ay ipinag-utos din ni Pacheco ang pagsasaayos ng mga estrukturang gagamitin bilang garrison. So alam niya na kulang ang bilang ng kanyang pwersa para depensahan ang buong poblasyon ng Tayabas. Kaya pumili lang siya ng 5 malalaking gusali na magiging bahagi ng tinatawag na defensive zone. Kabilang dito ang mga gusali ng Casa, Tribunal, ang Casa Real, ang Konvento, ang Iglesia de San Miguel Arcangel at ang Karsel Publica. So itong mga gusali ito, magkakalapit lang sila, kaya pinalibutan nila ito ng isang barikada na yari sa kahoy. So pinalawak din niya ang espasyo sa Casa Real, nagpatayo ng 2 redukto o pansamantalang fortifikasyon sa magkabilang gilid ng Casa Tribunal at 2 rin sa malapit sa simbahan. Pinatibay nila ang mga bubong ng mga gusali, naglagay ng mga armas pandigma sa tore ng simbahan at ipinasimento din nila ang ibang pinto ng mga gusali bilang dagdag na proteksyon. So ganito naman hinati ni Pacheco ang kanyang mga tauhan sa 5 gusali. So dito sa konvento na makikita nyo sa larawan, sa konvento dito itinalaga ang Regimiento de Tarragona, ang Guias Rurales Batalyon, ang 30 Guardia Civil at ang Batalyon de Cazadores numero 14 na pinamumunuan ni na Kapitan Juan Alba, Kapitan Feliciano Perez, Teniente Tomas Gonzalez, Teniente Puchades at ang alferez ng Spanish Navy na si Carlos de Pineda. So ito yung gusali kung saan papansin natin na pinaka maraming sundalo na idinestino dahil kung mapapansin natin yung lokasyon nito, ang konvento ay nasa harapan mismo ng Puente de Alitao, yung mismong entrance ng bayan kung magmumula sa bayan ng Sariaya. At bukod pa rito, sila rin yung nakatalaga para dumepensa sa simbahan dahil magkarating at magkarugsong lang ang 2 gusaling ito. So ito yung Iglesia de San Miguel na katabi ng konvento. So dahil walang ospital sa Tayabas noong panahong iyon ay nagtayo ng temporaryong ospital sa loob ng simbahan. At ito ay pinamahalaan ni Don Enrique Garcia Artime ng Spanish Navy. So si Don Enrique yung nagsilbing doktor ng buong Spanish garrison. Pero tinulungan din siya ng mga paring Franciscano na nagtungo sa Tayabas during the siege. So ilan sa mga paring nagtungo sa Tayabas ay sina Fray Telesforo del Rio ng Candelaria, Fray Lope de Toledo ng Lucban, Fray Juan de Dios Villajos ng San Narciso, Fray Fernandez Santiaong at Fray Ramon Cabiendas ng San Pablo Laguna. So kapansin-pansin na wala yung cura paroko ng Tayabas na si Fray Paulino Camba. Dahil itong frailing ito ay nung nagsimula yung rekonsentrasyon ng mga hukbo sa Tayabas, bigla siyang tumakas patungo sa Lucena at hindi na nakita pa. May nagsasabi na sumakay siya sa isang barko para makatakas sa Tayabas. Ito naman yung Casa Tribunal, mas kilala sa tawag na Casa Comunidad ngayon. So ito, dito itinalaga ang Batalyon de Cazadores numero 12 na may humigit kumulang 150 katao na pinamumunuan ni na Kapitan Pedro Saragua, Teniente Mediano, Teniente Lescano at Teniente Canut. So kumpara sa konvento, kakaunti lang yung itinalaga sa Casa Tribunal dahil ang gusaling ito ay nasunog noong 1877 at hindi naibalik sa dating anyo yung gusali. So in short, nasa masamang kondisyon yung gusali para maging garrison ng mga Kastila. Ito naman ang Casa Real de Tayabas.
So si Gobernador Pacheco, pinili niyang manatili sa kanyang opisina sa Casa Real. Kasama niya ang kanyang anim na alalay, ang limang Guardia Civil at 20 miyembro ng tribunal. Kasama rin niya ang mga opisyal ng pamahalaan gaya ni na Sekretaryo Don Andres Sainz de Robles, Interventor de Hacienda Don Enrique de Ayala, ang Registrador de la Propiedad Don Damian Martinez, pati ang medico titular Don Fernandez Diego, at ang Gobernador Silio ng Tayabas si Don Marcos Papilonia, kasama rin ang abogadong Tayabasin na si Don Sofio Alandi na kinalaunan ay magiging kinatawan ng Tayabas sa Kongreso ng Malolos. So lahat ng mga sibilyan na ito ay inarmasan during the siege. Panglimang gusali na pinili bilang garrison sa Tayabas ay ang Karsel Publica o ito yung tinatawag na provincial jail. So dito, itinalaga ang tiradores, ang kabalyeria at ilang pangkat ng Guardia Civil na pinamumunuan ni na Kapitan Constantino Perez, ni na Teniente Leoncio Celdran at First Lieutenant Emilio de Rueda. Sa loob ng gusaling ito, nakakulong ang halos 100 bilanggo na karamihan ay mga politiko o kasapi ng himagsikan ng katipunan. At dahil dito, ito yung nasa pinakadulong bahagi ng defensive zone, ito yung madalas na salakayin ng mga Filipino. So makikita natin dito sa satellite image na to, yung nasasaklawan ng kanilang garrison. So kung makikita nyo yung mga may numerong gusali, yan yung mga nabanggit ko kanina, at yung pulang linya naman, yan yung posibleng barikada na ipinatayo ni Pacheco sa palibot noong limang gusali. So kung titingnan, misto lang nagbuo sila, nagtayo ng isang walled city. Kaya nahirapan yung mga Pilipino na kubkubin yung Tayabas dahil sa mga fortifikasyon at pinagawa ni Pacheco. Noong gabi ng 12 ng Hunyo, 1898, ito yung araw kung kailan idineklara ni Aguinaldo yung kalayaan, pero dito sa Tayabas, ang nangyari ay palihim na lumikas ang buong populasyon ng Tayabas na humigit kumulang nasa 20,000 katao patungo sa mga linang. Marami sa mga ito ang umanib sa revolusyon at nung malaman ito ni Pacheco ay ipinagutos niya na samsamin ang lahat ng supply ng pagkain na iniwan ng mga Pilipino sa kanilang mga bahay. Kinuha rin nila ang mga papag at iba pang mga gamit na pwede nilang gamitin sa loob ng garrison. Pagkatapos ito ay ipinasunog ni Pacheco kay Teniente Celdran ang buong poblasyon. So lahat ng mga pampublikong gusali at mga bahay na nasa labas ng kanilang barikada ay sinunog upang hindi ito magamit ng mga revolusyonaryo. Kaya bago pa man magsimula itong siege of Tayabas ay parang sinalanta na siya ng digmaan. Now, sa pagpasok ng buwan ng Hunyo 1898 ay lumaganap na ang revolusyon sa lalawigan ng Laguna at mabilis ang naging pagkalat nito sa mga karating na probinsya. Sunod-sunod na pinalaya ng mga Pilipino ang mga bayan ng Piñan, Santa Rosa, Mahayhay at Cabuyao sa Laguna. Napasok naman ng grupo ni Coronel Manuel Argelles ang bayan ng Lucban, Tayabas pagsapit ng 7 ng Hunyo 1898. At dito sa Lucban ay tinipon ni Argelles ang mga Lucbanin at Tayabasin na handang makipaglaban. So bali lumalabas na ito palang si Colonel Manuel Argelles ng Batangas ang nagdala ng revolusyon sa Tayabas bago pa man dumating si na General Miguel Malvar. At noong 8 ng Hunyo 1898, sinorpresa ng grupo ni Argelles ang kampo ni Pacheco sa Tayabas. Inatake nila ang mga gusali ng karsel at Casa Real na may pinakakaunting bilang ng sundalo. Ngunit tinalo sila ng puwersa ni Kapitan Celdran at napilitang umurong.
Mula noong araw na iyon ay nagsunod-sunod na maliliit na labanan sa Tayabas. Kaya ayon sa ilang historiador, kagaya ni Carlos Riabaja, ay June 8 ang simula ng Siege of Tayabas. Ngunit tutol naman dito ibang manunulat kagaya ni Sastron dahil wala namang talaga naganap na blockade sa kampo ng mga Kastila at sinasabing ito ay maliliit na raid lamang. So, muling namataan ang nasa 300 ng mga armadong revolusyonaryo sa daan sa Riaya noong June 20, 1898. Nang marating nila ang Barrio Muntinbayan, ay lumahok sa kanila ang mga Tayabasin. Nadakip nila ang kura paroko ng San Narciso at sa galit ng mga Pilipino sa Fraile ay pinagsasaksak nila ito ng paulit-ulit. Personal na pinamunuan ni Pacheco ang pagsagip sa sugatang Fraile, ngunit binawian ito ng buhay makalipas lang ang ilang araw. So matapos ang insidenteng ito ay muling umatras ang mga revolusyonaryo. Ngunit bumalik ang hukbo ni Argelia sa Tayabas noong June 22, 1898. Noong gabing iyon ay tinambangan nila ang gubernador habang ito ay nagsisiyasat ng mga guhong gusali sa tapat ng Casa Tribunal. Nagsimula ang pagsalakay sa dalawang bahagi ng poblasyon. Ngunit mapalad si Pacheco na makabalik sa Casa Real ng walang kalos. Nagpatuloy ang palitan ng bala noong gabing iyon hanggang sa muling maitaboy ang mga Pilipino sa poblasyon ng Tayabas. Maliit ang pwersang pinamunuan ni Argelias kaya hindi niya nagawang mapasuko ang mga kalaban. Ngunit noong 24 ng Hunyo, 1898, sa ganap na alas 10 ng umaga, dumating sa Tayabas ang isang hukbong binubuo ng 7,000 revolusyonaryo na siya rin nagpalaya sa bayan ng Lipa. Ang hukbong ito ay pinamumunuan ng isang Batanggenyong heneral na si Eleuterio Marasigan at Coronel Melesio Bulaylos. So napuno ng mga revolusyonaryo ang mga pangunahing pansangan ng Tayabas at ganap na napaligiran ang linya ng depensa ni Pacheco. Naglagay sila ng 4 na kanyon sa iba't ibang lokasyon ng Tayabas at sinimulan ang malawakang pagsalakay sa kampo ng mga Kastila. So ito yung itinuturing ng marami na simula ng Siege of Tayabas. Nang dumating si Marasigan sa Tayabas ay siya ang may pinakamataas na ranggo sa hukbong Pilipino. Kaya si Marasigan ang unang tumayong leader ng Siege of Tayabas. Mula sa kanyang quarter general sa Barrio Malawa, nagpalabas ng instruksyon si Coronel Bulaylos noong ika-26 ng Hunyo, 1898 para sa buong hukbong revolusyonaryo. So dito makikita natin pagiging organisado ng hukbong revolusyonaryo. Binanggit dito ang magiging paggalaw ng mga kolumna, ang mga lugar kung saan ipoposisyon ang mga kanyon, at pati na rin yung taktika na kanilang gagamitin laban sa Kastila. O sa huling bahagi, sinabi niya, i-ultimo, gayon mang kadalas ang tukan ay dapat ninyong tandaan na ang ating aksyon ay sitya. Sa makatuwid ay kubkubin lamang at huwag aabanse ng hindi siguro. So ang taktika nila ay paliligiran nila ang buong linya ng depensa ng mga Kastila hanggang sa mapilitan silang sumuko dahil sa pagkaubos ng kanilang mga bala at supply ng pagkain. So in short, talagang siege yung objective nitong hukbong revolusyonaryo. Noong araw din na yon, noong June 26, nagpadala ng liham si General Marasigan kay Pacheco para pilitin itong sumuko. Ngunit mariing tinanggihan ito ni Pacheco kahit na alam niya na hindi kakayanin ng hukbong Kastila ang ng kanilang supply. So nang magsimula ang labanan ay wala silang kahit na isang rasyon ng pagkain, ni wala silang asukal at asin at mga gamot. Nawalan din sila ng maiinom na tubig dahil ipinaputol ng mga revolusyonaryo ang daloy ng mga tubiganes na nagsusupply ng tubig sa buong poblasyon ng Tayabas. At dahil dito gumawa naman sila ng paraan. Naghukay sila ng mga balon sa loob ng kanilang mga gusali, ngunit tanging yung balon sa karaser
ang nagkaroon ng malinis na tubig. Kadarating lamang sa Pilipinas ni General Miguel Malvaro na magsimula ang Siege of Tayabas. Mula sa Hong Kong ay lumapag siya sa Maynila noong ika-15 ng Hunyo 1898, dala ang 2,000 pirasong armas para sa revolusyon. So kaagad niyang nireorganisa ang kanyang puwersa sa Batangas na tanyag sa tawag na Batangas Brigade o Brigada Malvar at nagmarcha sila patungo sa kapistera ng Tayabas upang pamunuan ang operasyong militar doon. Bilang Commander-in-Chief ng Revolutionary Army of the South, si General Malvar ang direktang nakatataas ng lahat ng mga revolusyonaryo sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna, Mindoro at Tayabas. Noong ika-2 ng Hulyo, 1898 ay dumating sa Tayabas si General Miguel Malvar at ang kanyang Batangas Brigade. Mula noon ay umabot na sa 11,000 revolusyonaryo ang nakapaligid sa kampo ni Pacheco. At ilan sa mga opisyal na kasama ni Malvar sa Tayabas ay sina Coronel Eustacio Maloles, sina Coronel Ciriaco Ortega at Don Baldomero Rojas. Itinatag niya ang kanyang punong tanggapan sa tahanan ng Pamilya Dolendo sa Matiuna, Tayabas. At may dala rin siyang mga karagdagang kanyon na mula sa mga bayan ng Pampilao at Lucena na ginamit nila noong araw na yon upang bombahin ang simbahan, ang karsel at ang kasarian. Ngunit sa gitna ng labanang ito ay doon nakita ni Malvar ang kahinaan ng kanyang posisyon. Habang ang mga Espanyol ay ligtas sa likod ng mga kapal na pader, ang mga Pilipino naman ay walang gaanong panangga sa kanilang mga bala. At dahil dito ay agad na ipinagputos ni General Malvar ang paggawa ng mga trinchera sa harap ng karsel. So mas pinatibay pa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga tipak ng bato mula sa mga nagibang bahay. So palihim nilang ginawa ang mga trinchera tuwing gabi at mabilis nila itong natapos dahil sa dami ng kanilang hukbo. Kinabukasan, ika-3 ng Hulyo, ipinadala ni General Miguel Malvar si Sargento Sugero sa kampo ni Pacheco para sa ikalawang negosasyong pangkapayapaan. So, isang maikling tigil putukan ang itineklara habang nag-uusap ang dalawang panig. Itong si Sugero pala ay isang Kastila na nadakip ng mga revolusyonaryo kaya nang umabot sa isang oras yung negosasyon ay inakala ni Malvar na pinagtaklasilan siya ni Sugero. At matapos iyon ay nagpakawala na siya ng matinding pag-atake. Pero pinabalik naman ni Pacheco si Sugero sa kampo ni Malvar upang sabihin na hindi siya susuko. Sa kanyang ulat kay General Aguinaldo na may petsang 5 ng Hulyo, 1898, binanggit ni General Malvar na ang kanyang mga puwersa ay napakalapit na sa kampo ng mga Espanyol, kung kaya't hindi na makalabas ang kanilang kalaban sa kanilang mga gusali. Sinabi rin ni Malvar na hinihintay pa niya ang pagdating ni General Aniceto Oruga na pinangangasiwaan ang paglilipat ng kanyong krup na ginamit ng hukbong revolusyonaryo sa Lipa. Noong 17 ng Hulyo, ni Malvar at dumating na rin si General Oruga dala ang malalaking kanyon. Noong araw din na iyon, pinagputos ni Malvar ang unang malawakang pagsalakay na nakatuon sa gusali ng Karsel Publika. 30 kanyon ang sumalakay ang ginamit nila sa pagpapasabog ng mga pader ng karsel at muntikan na nilang masakop ang gusaling ito. Yun nga lang, nung hapon, pagsapit ng alas 2 ng hapon, inatasan ni Pacheco sina Teniente Carmelo Perez at Teniente Teofilo Lozoya na pumunuan ng isang counter-attack. Palihim silang lumabas ng karsel at lumabas ng kanilang barikada kasama ang 40 kawal at nilusob nila ang trinchera ng mga Pilipino sa magkabilang panig nito. Ang pagsalakay na ito ay kinagulat ng mga Pilipino at nagresulta sa pagkasawi ng marami sa kanilang panig. Nasakop ng mga Espanyol ang isang bahagi ng trinchera ng mga Pilipino at nasamsam nila ang 3 watawat
ang isang kanyon, mga bolo, at 11 rifle na naiwan nila habang inaabando na yung trinchera. Ilang saglit pa ay bumalik ang isang mas malaking pwersang rebolusyonaryo upang bawiin ang kanilang trinchera. At habang umaatras ang mga Espanyol ay marami sa kanila ang nasugatan. At dahil sa sitwasyong ito, lumabas ng Casa Real ang Gobernador Pacheco at personal na pinamunuan ang isa pang counter-attack. So dito ay nagtamo ng malubhang sugat sa kaliwang braso si Gobernador Pacheco. Ngunit nabigyan naman niya ng sapat na panahon ang grupo ni Teniente Lozoya para makabalik sa kanilang kampo. So ang labanan ng 17 de Julio ang pinakamadugong araw ng labanan sa Tayabas, kung saan 52 ang nasawi sa kampo ng mga Pilipino at 2 naman sa kampo ng mga Espanyol. Sa ikatlong pagkakataon ay nakipag-usap ang mga Pilipino kay Gobernador Pacheco. Noong 19 ng Julio, ipinadala ni General Malvar si Fray Pedro Garces ng Order of the Recollects sa kampo ng mga kalaban. Dala niya ang isang liham para kay Pacheco na mula mismo kay Malvar. So kinausap rin niya ang mga Pransiskano na kasama ni Pacheco sa kampo, ngunit hindi nila nakumbinsi si Pacheco na sumuko. Ayon naman sa memwa ni Pacheco, nang makausap niya si Padre Garces ay isiniwalat ng pari na napilitan siyang magboluntaryo na maging mensahero noong araw na iyon dahil narinig umano niya ang usapan sa pagitan ni General Malvar at Sargento Sugero kung saan nagbumungkahi itong si Sugero na sa oras na makaharap niyang muli si Pacheco ay siya na mismo ang personal na papaslang dito. Dagdag pa ng parayle ay narinig din niya umano si Malvar na nagsabi na ang komandanteng iyon, si Pacheco, ay karapat-dapat na mabigyan ng krus ni San Fernando dahil sa kanyang katapangan at 2 saksak dahil sa katigasan ng kanyang ulo. So lumalabas na iniligtas ni Padre Garza si Pacheco sa planong asasinasyon. Ngunit halos baliwala lang din ito sa kanya dahil noong panahong iyon ay mas malaki ang chance na mamatay siya sa gutom. So mas naging malala pa ang sitwasyon ng mga Espanyol bago magtapos ang buwan ng Hulyo dahil sa kawalan nila ng pagkain, ng tubig, ng bala, pulbura at lalo na yung gamot. Sa katunayan, sa original na 460 na sundalo, 92 sa mga ito ang sugatan sa labanan kasama si Pacheco at 290 ang hindi na makalaban dahil tinamaan ng sakit na malaria at ng beriberi. So ipinag-utos ni Pacheco nung bago magtapos ang Hulyo na katayin ang mga kabayo ng kabaleriya pati na rin ang mapapayat na baboy na nagpag-alagala sa lansangan. Kasama rin ang kanilang mga alagang aso at pusa at sinasabi rin na pati ang mga daga ay naglaho sa Tayabas dahil kinain ng mga Kastila. So pinakamalala siguro sa naranasan nilang kainin sa loob ng panahong ito ay ang pagkain nila sa bangkay ng mga namatay na Pilipino na naiwan sa kanilang kampo. So imagine that, naging cannibal sila in order to survive this siege. At habang pabawas ng pabawas ng pabawas ang bilang ng mga sundalong Espanyol, ang hukbong revolusyonaryo naman ay nagpatuloy pa sa pagdami. Noong ika-20 ng Hulyo, 1898, ay dumating sa Tayabas ang isa pang hukbong revolusyonaryo na binubuo ng 4,000 Pilipino at ito ay pinamumunuan ni General Vicente Lucban. Inatasan siya ni General Aguinaldo na patalsikin ang mga Kastila sa mga lalawigan ng Ambos Camarines, Albay at Sonsogon. Ngunit dahil sa hindi pa rin sumusuko ang mga Kastila sa Tayabas, Tayabas being the last province bago makarating sa Bicol, ay nagpa siya si General Lucban na suportahan si General Malvar. Sa puntong ito ay walang kamalay-malay ang mga Kastila na ang hukbong kinakalaban nila ay umabot na sa 15,000 katao.
Sa kabila ng kanilang kakilakilabot na kalagayan sa loob ng kanilang mga garrison, ay ipinilit pa rin ni Pacheco na hindi siya susuko kay Malvar noong July 22 nang magpadala ulit si Malvar ng isa pang mensahero. Sinabi niya na hanggat may reserva pa sila ng pagkain at may bala pa sila para makipaglaban, ay handa silang ipagtanggol ang Tayabas. Naganap ang huling malaking labanan sa Tayabas noong 10 ng Agosto, 1898, nang muling salakayin ng mga Pilipino ang karsel. Tumatapos ang sunod-sunod na pagsalakay ng kanyon sa karsel ay 4 na beses nilang nasira ang ilang bahagi ng pader nito. Gumamit din sila ng mga dinamita at hinagis sa loob ng gusali at nang mapasok nila ang loob ng karsel ay doon naganap ang isang malapitang labanan gamit ang mga bolo at bayoneta. So dagdag pa rito ay gumamit din ang mga Pilipino ng hagda na yari sa kawayan para akyatin ang makakapal na pader ng karsel. Bukod sa mga revolusyonaryo, isa pang matinding kalaban ng mga Espanyol noong panahong ito ay ang pagkagutom. Nang pumasok ang buwan ng Agosto ay may kumalat na chismis sa kampo nila na itong mga prailing kasama nila ay nagtatago daw ng mga pagkain na para sa kanila lang. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Pacheco, ngunit para mapanatag ang kanyang mga tauhan ay naglabas siya ng isang dekreto noong 9 ng Agosto, 1898, kung saan nakasaad na kailangang isuko sa kanya ang lahat ng pagkain nakatago sa loob ng garrison at ito ay kanya ipamamahagi ng pantay-pantay sa mga opisyal, sa kawal at mga sipilyan. Sino mang sumuway sa mga probisyon ng patakarang ito ay lilipisin at hahatulang tatanggalan ng armas bilang isang kriminal sa salang pagtataksil at pagtatangka sa buhay ng kanyang mga kasama. So ipinadala niya ang kautosang ito sa mga opisyales ng bawat pusari. So ganun na ka-desperate yung kalagayan nila sa loob ng mga garrison. Ayan, nang dumating ang araw ng 13 de Agosto, 1898, ay nagpadala ng ultimatum si General Malvar sa mga Kastila sa huling pagkakataon. So sa pamamagitan ng messenger ni Malvar, nalaman ni Pacheco na sumuko na pala noong June yung nakatataas na na si Colonel Rodriguez Navas ng Lipa. So tumugon si Pacheco na hindi pa rin siya susuko. Pero kinalauna nung araw din na yon, ay pinulong niya ang kanyang mga opisyales para sa isang kumperansya. Pinag-usapan sa pagpupulong na ito ang pangkalahatang kalagayan ng kanilang kampo at kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang laban. So unang nabanggit ang estado ng kanilang mga fortifikasyon. Ang mga barikada na itinayo nila palibot ng gusali ay tuluyan ng nagiba dahil sa tuloy-tuloy na pagsalakay ng mga Pilipino. Dahil dito ay hindi na sila makalabas para makapagbigay ng suporta sa mga karating na gusali. At kasunod na tinalakay ay ang pagkaputol ng kanilang komunikasyon sa pamahalaang sentral since the beginning of the war. So ayon sa kanilang tala ay 50 araw na mula nang magsimula ang labanan sa Tayabas at 75 araw na silang walang natatanggap na telegrama mula sa labas. Tinalakay din nila ang kalagayan ng mga sundalo. Halos lahat ng kanilang mga kasamahan ay nakaratay na sa paggamutan dahil sa pagkalat ng sakit na malaria at beriberi sa loob ng kanilang kampo. Ang mga hindi tinamaan ng mga karamdaman naman ay wala ng sapat na lakas para kumawak ng baril at animoy mga parang mga kalansay na yung katawan nila dahil sa malnutrisyon. Wala na rin natira sa kanilang mga naitagong supply ng pagkain maliban sa kakaunting palay na kulang pa para pakainin ang buong hukbo sa loob ng mga susunod na araw. So, overall, 5 beses na tinanggihan ni Pacheco ang alok na pagsuko ni Malvar, ngunit nang matapos ang pagpupulong na ito ay napagpasyahan nila na simulan na ang pakikipagnegosasyon sa mga Pilipino para sa kanilang pagsuko. Noong araw din na yon, 13 de Agosto, 1898, ay nagtapos ang Siege of Tayabas. So nang magkaroon ng tigil-putukan,
ay pinadala ni Pacheco ang kanyang sekretaryo na si Don Andres Sainz at ang Tayabasi abogado na si Don Sofio Alandi sa punong tanggapan ni General Malpara sa Matiuna para ipaalam na sumusuko na ang hukbong kolonyal at handa silang makipag-usap para sa termino ng kapitulasyon. At mula nung araw na yon ay nakatatak na sa isip ng mga Tayabense ang araw ng 13 de Agosto. Makikita natin yon sa pagpapahalaga ng mga Tayabasin sa kaganapang ito sa pamamagitan ng pagdedeklara sa araw ng 13 de Agosto bilang araw ng Tayabas. At bukod pa rito, pinangalanan pa ang isang lansangan sa poblasyon ng Tayabas na Calle 13 de Agosto. And then, noong 2007, nagkaroon din ng local historical marker ang 13 de Agosto na nagsasabing, binansagang Calle 13 de Agosto ang lansangan bilang gunita sa matagumpay na paglusog sa bayan ng Tayabas ng mga katipunero sa pamumuno ni General Miguel Malvar na ganap noong 13 de Agosto 1898 at nagbunga ng kalayaan mula sa mananakop na Kastila. Nang sumunod na araw, 14 de Agosto, sa ganap na alas 2 ng hapon, nagharap ang mga kinatawa ng mga Filipino at Espanyol sa opisina ng Husgado de Primera Instancia ng Tayabas upang pag-usapan ang termino ng pagsuko ng mga Espanyol. Ang mga representante ng pamahalaang revolusyonaryo sa negosasyong ito ay sina Don Mariano Umali, Don Fidel Rada, Don Baldomero Rojas at Sekretaryo Don Leon Novenario. Habang ang mga kinatawa naman ng hukbong kolonyal ay sina Don Feliciano Perez, Don Constantino Perez, Don Emilio Rueda, Don Carlos Pineda, Don Tomas Gonzales at ang sekretaryo nila na si Don Andres Sainz de Robles. Una sa lahat ay hiniling ng mga Kastila na pahintulutan ang buong hukbo ng pamahalaang Espanyol na magtungo sa Maynila. Ngunit hindi nila alam na kasabay ng kanilang pagsuko noong 13 de Agosto ay bumagsak na rin ang Maynila sa kamay ng mga Amerikano. At hindi sila naniniwala kaya iminungkahi ng kampo ni Manbar na pwede sila magpadala ng dalawang opisyal sa Maynila para makumpirma ang balita. At matapos ang negosasyon ay napagkasunduan nila ang mga sumusunod na nilalaman ng Acta de la Capitulación de la Plaza de Tayabas. Ang Kapitulo 1 ay nagsasaad na igagalang ng mga Pilipino ang mga sumukong Kastila at walang ari-arian ang kukumpiskahin sa kanila. At bilang pagsunod dito ay ganito ang iniutos ni Malvar sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya na ang mga Kastila ay tatratuhin ng mabuti at hindi sasailalim sa pangungutya o marahas na gawain. Sa halip, ipapakita sa kanila ang lahat ng uri ng konsiderasyon. Sa ganitong paraan, ipapakita natin mga Pilipino na maaari rin tayong magkaroon ng magandang damdamin sa kalaban. Ang Kapitulo 2 naman ay nagsasaad na kailangang isuko ng mga Espanyol ang kanilang mga armas at iba pang mga kagamitang pandigma. Kasama rin dito ang mga opisyal na dokumento ng pamahalaang lokal at probinsyal, mga pondo ng simbahan at iba pang mga pag-aari nito. Sa Kapitulo 3, may kita dito kung paano gagawin ang ebakwasyon ng mga gusali. So nakasaad dito na sandaling mapirmahan ng parehong hefe militar ang Acta de la Capitulación at naisagawa ang pag-iimbentaryo ng armas at iba pang mga materyales, si Don Joaquin Pacheco ay mag-uutos na lumikas sa plaza sa ganitong paraan. Ang mga kawal ay magmamarcha patungo sa patio ng simbahan kung saan bibigyan sila ng parangal ng mga sundalong Pilipino. At matapos iyon ay sakalang isusuko ang kanilang mga sandata sa Eskwelapiya ng Tayabas, nakatabi ng simbahan. Sa Kapitulo 4 naman, nakasaad na hindi dapat ituring na prisoners of war ang mga nakaratay sa pagamutan o sa ospital at maaari silang bumalik sa hukbo kapag sila ay magaling na. Ang alituntunin ito ay alinsunod sa Geneva Convention.
At panglima, nakasaad na ang mga bihag ay pakakainin ayon sa kanilang rangko. Sa ika-anim na kapitulo naman, nakasaad na habang isinasagawa ang kapitulo 2 at 3 ng kasunduan ay pansamantalang magiging bihag ng mga Pilipino ang isang opisyal ng hukbong Espanyol at isang sibilyan. At panghuli, kapag nagkasundo na ang dalawang panig sa mga nilalaman ng kasunduan, ay lalagdaan ito ng dalawang hepe militar sa punong himpilan ng hukbong revolusyonaryo. Makalipas ang isang araw noong 15 de Agosto, sa unang pagkakataon ay nagharap ng personal ang mga hepe ng magkabilang panig. Noong alas 10 ng umaga, August 15, 1898, nilagdaan ni Joaquin Pacheco at Miguel Malvar ang Acta de Capitulación de la Plaza de Tayabas sa punong himpilan ni Malvar sa Barrio Matiuna, Tayabas. Inahapunan ay bumisita si General Miguel Malvar at General Vicente Lucban sa kumbento para magbigay ng respeto kay Pacheco. Sinalubong ni Joaquin Pacheco ang dalawang general sa hagdan ng gusaling iyon at ayon sa memo ni Pacheco, nang makapasok si General Lucban sa kumbento ay sumigaw umano ito ng "Donde está ese valiente?" Nasaan ang matapang na lalaki iyon? At nang makita niya si Pacheco ay niyakap niya ang Kastila. Noong gabing iyon ay inokupa ng mga Pilipino ang tatlong bahay sa harap ng tribunal na hindi nasunog dahil kinabukasan ay isasagawa sa plaza ang opisyal na ebakwasyon ng mga gusali. So naganap ang kapitulasyon ng Tayabas noong umaga ng 16 ng August 1898. Sa isang seremonya, pumanay sa labas ng simbahan ang hukbong revolusyonaryo at habang nagpapatugtog ng tambol ay nagmarcha ang hukbong Kastila palabas ng limang gusali na inokupa nila sa loob ng humigit dalawang buwan. At noong araw na yon ay formal nang nagtapos ang pamamahala ng Espanya sa lalawigan ng Tayabas. Isang hepe, 19 na opisyales at 171 na sundalo ng hukbong kolonyal ang sumuko kay General Miguel Malvar noong araw na iyon. At kagaya ng napagkasunduan ay sinuko rin nila ang kanilang mga armas na may bilang na 260 Mauser rifle at 5,095 na bala, ang 171 Remington rifle at 2,630 na bala, ang 34 na kanyon na walang pulbora, at ang isang malaking kanyon na nakuha nila sa trinchera ng mga Pilipino noong labanan ng 17 ng Hulyo. So bilang pagtatapos, narito ang kabuuang resulta ng Siege of Tayabas. Bali, nagtagal ito ng 51 araw mula Hunyo 24 hanggang 13 de Agosto 1898 at nagresulta sa paglaya ng lalawigan ng Tayabas mula sa Espanya. Nagdulot ito ng labis na pagkasira ng buong populasyon ng Tayabas, kaya nang dumating ang mga Amerikano ay isa ito sa mga ginamit na argumento sa paglilipat ng kabisera mula Tayabas patungong Lucena noong 1901. Sa panig ng mga revolusyonaryo, 1,600 ang nagsakripisyo ng kanilang buhay habang sa kampo naman ng mga Kastila ay 27 lamang at 11 dito ay dahil sa gutom. Nang umalis si Miguel Malvar sa Tayabas ay itinalaga si Don Procopio Nadera bilang unang presidente municipal ng Tayabas sa ilalim ng pamahalaang revolusyonaryo. At naging unang Pilipinong pura paroko naman ng Tayabas si Padre Valentin Pagkalinawan. Ang mga Kastilang prisoners of war naman ay hinati sa tatlong grupo at ipinadala sa mga bayan ng Lucban, Sariaya at Atimonan. Kabilang sila sa mga tinawag na Los Olvidades de Filipinas or The Forgotten Ones in the Philippines. Sila ang mga huling Kastila na naiwan dito sa Pilipinas matapos ang himagsikang Pilipino. So yun lamang po ang laman ng aking presentasyon. Maraming salamat po at maligayang araw ng Tayabas.